Bayog, ah. Top 41 sa EDL-ONR nandito na sa ating lobby. Ibon yan ni Idol Jesse Yu. Yes, hello, what's up mga kalabatis mga ka-birdie. For today's video is andito tayo ngayon sa isang panshir. Hindi lang isang panshir, isa siyang premium vlogger, mga kalabatis mga ka-birdie. Maglulog visit tayo mga kalabatis. Alamin natin ang sekreto niya sa pag-alaga ng ibon at marami tayong matutunan tips dito mga kalabatis mga ka-birdie. Kaya mga kalabatis mga ka-birdie, sabay-bayan niya itong video ito. Tara, let's go! Ako nga pala si JKT Loop. Sunny eh si Deon Tropa. Nagsimula tayo pandemic. Nung pandemic 2020, nagtayo tayo ng loop dito. Yung kung napanood niyo yung sa JKT Loop, yung ating unang loop, ito lang 'yon tropa. Itong side lang na to. Ito. Yeah, itong side lang na to. Ito yung loop natin. Bali isang loop lang siya. Ayun, syempre, tayo mga panshir, di tayo na kontento kung anong gusto nating loop. Lalo na't marami tayong magagandang ibon. Dito sa loop natin, syempre, nag-extend tayo dahil sa dami nga natin ng loop. Ay, sa dami ng barata natin, mga tropa. So, ngayon, ayan yung mga ibon natin. Kung napapansin nyo, ito lang naman yung mga linyaga natin dito. Ito tayong bambundirin. Violet Line, Cartus Beckard. Major Pain. Johnston Imported. Galing sa Belgium. Direct from John Caruncho. So, pagka gusto nyo ng mga imported line, mga diretso sa mga racing, John Caruncho lang ipilin nyo. Tapos, ayan na yung mga line natin. Tapos, kumpleto tayo ng linya, Dani, Rodel X Makina, mga Alphonse Imbrick niya, mga Impacta line. Ayan, tapos, mga Batanes Champion ni Rodel, meron tayong breeding dito. So, ayan niya, pakita mo yung mga ibon tropa, ayan. Ayan yung mga ibon, kita nyo naman, pulang-pula yan mga yan. Tapos, yung iba, mga Jekard. Yan, yung mga Impacta line natin, mga nilipad na yan sa SDR. Abangan nyo yan mga tropa. Tingnan nyo yung technique natin kung paano tayo magpadulo ng mga barata. Ayun nga, pagka this morning, ang ginagawa natin, pinakapakawalan natin yung mga ibon natin. Ayun, tingnan nyo, nandyan sa labas yung mga barata bird natin. Pinaparonda natin sila ng umaga para ma-exercise yung mga yan. Tapos, pagtapos nilang, pagtapos natin parondahin, so yan yung time na maglilinis tayo ng loop. Maglilinis tayo ngayon ng loop para pagpasok nila malinis na tropa. Ganyan lang tayo dito. Every morning routine, ganyan ang ginagawa natin para mabilis pumasok yung mga ibon natin. Technique din yan para sa pagpabilis ng pagpasok ng mga barata natin. Ngayon, magpapakain tayo ngayong umaga ng mga ibon natin. So sequence yan, depende sa inyo. Yung iba kasi pumipito, yung iba may gamit ng mga kililing, hindi natin maintindihan. Tapos nagpapakain sila dito. Ito kasing focus ng loop na to, inspired by Rodel. Kay Rodel X Makina yung technique natin dito. So si Rodel kasi pag hindi siya pag nagtatrapping siya, hindi na yung pumipito, nagpapatoka na lang yan dito sa lapag. So halos pares din yung ginagawa natin. Pagka ganong oras, time na ng patukaan, nilalapag na lang namin dito yung patuka. Yan. Tapos kita nyo kasi yung style ng loop natin, kita ng mga barata natin na patukaan time na. So kailangan nilang pumasok. Pag di pumasok, hindi na talaga pakakainin. Pag naubos na yung patuka, tatanggalin na namin yung patukaan. Ngayon, pag naglagay kami ng patuka, nabang nandiyan yan sa labas, makikita nila, papasok agad yung mga ibon natin. Yun yung trapping technique natin mga tropa. So may natutunan na naman kayo ha. Subscribe niyo yung tropa natin ha. Anong pangalan ng to? Anong mo? Sandy Loop TV. Sandy Loop TV. Yan, subscribe niyan. May mga tip din niya mga tropa. Tsaka marami mga lalala. Ay babae, yan yung ano natin na yan. Yung vlogger natin na yan. Sige, doon tayo sa susunod na tip. Okay na, ayos. Yan boy, sa mga ano natin, sa mga vitamins natin, simple lang. Pagka walang karera, pa-natural lang tayo. Ang pinapainom lang natin dito, yung honey. Yan, ganyan, importante yan. Tubig natin, honey. Tapos nag-e-enerbon din tayo dito. Wala tayo tinatago dito tropa. Ganun lang kasimple ang karera. Tip ko lang sa inyo yan. So sa mga vitamins naman, yung sinasabi niyong vitamins, pagka karera na mga tropa. Ito lang din ang tip natin. 1 month before the race,
nagpupurga na tayo. So sa dami ko kasing ibon, merong produkto si Wingmaster, ha? Yung B-Rex. Yan. Sinihalo mo lang sa tubig yan. Kahit na tumuka yung mga ibon, trota, pwede nyong purgahin. Hindi kagaya ng iba. Kailangan, ano nyo pa, ang tawag dun, yung hindi mo nga pa kainin, tasaan ko subuhan ng ano. Dun sa B-Rex, kahit tumain yung ibon nyo, painumin nyo lang nung ano na yun, B-Rex na yun, tanggal bulate, tropa. Ganun tayo magkondisyon. Ngayon, pagtapos na natin magpurga, yan, so ang gagawin naman natin, binibigyan natin ng mga vitamins, kung anong vitamins ang gusto nyo ibigay sa mga ibon nyo, para bumalik yung pangatawan nila. Isang tip, pwede nyo bigyan nung probiotics, tropa. Pag probiotics kayo, para bumalik yung good bacteria sa kaliwa nila, kasi nagano nga tayo, nag-release tayo ng mga bad bacteria, pati damay pati good bacteria dyan, kaya manghihina yung ibon nyo. So kailangan nating ibalik yung good bacteria, kaya yung probiotics nga. Kung kaninong probiotics or sarili yung probiotics, pwede nyo gamitin yan, tropa. Tapos yan, so ayos na yung good na yung ano natin. Tapos obserbahin nyo kung sino yung mahinang ibon dyan, makikita nyo agad dun sa ganung technique, mga tropa. Tip ko lang yun, ha, kasi yung ginagawa ko, pagtapos kong magbalik ng good bacteria, makikita nyo yung ibon nyo, kung sino yung tinan nyo yung itsura yan. Pakita mo, boy. Oh. Meron ka bang nakitang nagtikoko dyan? Tikoko? Wala. Ibig sabihin, boy, maganda yung laging, ano natin, pagpupurga natin dyan. At saka, good yung katawan ng ibon. Pag meron dyan, napangit ang kondisyon, hindi ganyan ang itsura ng mga mata. Tignan mo yung itsura ng mga mata niyan, parang nanglilisik tapos nagkikintaban. Yan ang tip, tropa. Pag hindi na ganyan, ano nyo, itapon nyo na yung ibon nyo. Sayang ang patuka nyo, tandaan nyo yan. Huwag kayong maghihinayang sa mga ibon kasi pwede yan palitan. Mag-breed kayo, kailangan galingan nyo mag-breed. Hindi ko naman sasabi na sure ball yung ibon natin, pero nililipad ko yung mga ibon. Tsaka kita nyo naman, at least nakakapagpadulo naman tayo ng ibon. So, yung simpleng tip ko, tip ng iba, magagaling lahat yung mga yan. So, kayo nang bahala kung paano nyo i-combine-combine yung mga yan. Ayos na! Okay na! Okay na, Berta! Okay na! Oo. Okay na! Yun, no? Yan yung lockman natin. Balupit ngayon, marami na natututunan yan ngayon. Kung alam nyo yung lock niya, mamaya, samahan nyo, i-vlog ni, ano, paano mo ulit to? Sandilop TV. Sandilop TV, nakakalimutan ang Sandilop TV. Punta mo yung lock ni Berta, napakasindi ng lock niyan. Dahil pang PHA, tignan mo naman yung tsura niya. Siyempre! Sandilop TV! Yun! At Sandilop TV! Yan! Para lagi po kayo updated sa kanilang mga videos! Yun! Tama-tama, no, tropa. Grabe yung lock man natin yan. So, mamaya ulit, tropa. Magbibigay tayo ng tip naman sa breeding natin. Ano ba mga tanong nyo? Sige, siwalat natin dito. Wala tayong sinatago. Ipakita pa kayo, pakita pa lang iba. Yun, ayos na! Bye! Pag may sakit ang mga ibon ko, tropa, lalo na pag young bird, hindi ko sinasabi na gayahin nyo, tropa. Pinapatay ko na. Kinakal ko na sila. Kinakal ko na. Kasi means na, bata pa lang mahina yung ibon, hindi na yun kakayaning umuwi sa malayuan. So, mangyayari doon, sayang yung singsing na binili nyo. Kung mamaya na-combine PHA pa yan. So, ang puhunan mo dyan, 500, tapos 200 plus yan. So, 700 lang pala. 700 na agad, tropa. Talo ka na agad ng 700. Yun pa yung una. Eh, paano kung di ka marunong mag-trapping, di ka marunong mag-viewing, na-fly awayan ka, patay ka na naman, 700 na naman. Eh, ang pera mo lang is, apat lang ang kaya mong ganyan ang singsingin at nadali ka na agad ng dalawa, talo ka na agad ng dalawang ibon. So, 1-4 na agad yun, tropa. Wala kang alaman laban, di pa nag-aano, talo na agad yung ibon nyo. So, dapat, mga tropa, breeding pa lang, maganda na yung pag-breed nyo. Kapag may sakit naman yung ibon, galing naman karera, nagkasakit. So, ang gagawin nyo naman doon, iiwalay nyo na. So, gamutin nyo na. Either kasi may chance na nakakainin yan sa ano, kasi lahat ng ibon na malayo ang tropa tumutukod dyan. Walang dumidiretso dyan, tropa. Walang dumidiretso dyan. Meron dyan talagang tutukod saglit, iinom at nilipad ulit, tropa. So ganun paraan dapat. Kaya sinasabi ng iba, pinaplashing agad nila. Hindi naman natin alam kasi, tropa, kung saan bumababa yung ibon natin. Paano mamaya, uminom yan sa kanal, uminom yan sa palayan, eh may mga
yung mga formalin yung mga yan. Kaya kailangan natin i-flashing yung ibo natin. Ayan, tropa. Oh, yun. Yung Doxy Plus, pwede yun sa flashing ng mga ibo natin galing Carrera. Kasi para mabala yung, yun nga, yung gano'n na naibo nila na masama sa katawan nila. Yan, ganyan. Pina-flashing natin yan sa Carrera. Tapos, gamutin lang natin ang natural lang yung ibon. Pag hindi talaga kinaya, eh, kailangan na natin bigyan ng antibiotic. Yan ang hirap, tropa, sa Carrera. Na, tawag dito, syempre, 1 week lang tayo mag-re-recover ng ibon. Number one sa pangangalapate, ang recovery pagka-derdy na. Dahil, isang ano mo lang, ipe-prepare ang ibon mo, kailangan malakas agad ang ibon mo. Kaya talagang, kailangan talaga malakas yung ibon mo. Kaya kahit makainom yan sa iba, hindi yan basta-basta maapektuhan yung pangkatawan nila. Pag bumalik yung ibon nyo, tropa, tip lang to. Bumalik ang ibon mo, galing Carrera, pagod na pagod. Uminom ng tubig. Kailangan, mga ilang minuto pa lang, dapat ang ibon nyo ganyan na itsura. Yung bawin na agad yung katawan niya. Pag hindi ganyan yung ibon nyo, siguro nasa 60% na lang yung chances niya na dumulo. Maniwala kayo sa hindi. Talagang ganun yung sitwasyon ng nakita natin na mga ibon. Merong ibon na talagang umuwi galing Carrera, parang hindi ko Marrera kahit ang layo na nang nilipad. Yun yung mga ibon na talagang alagaan nyo, tutukan nyo, talagang uuwihan kayo hanggang dulo nun. Ayos na! Tip na naman yan dito kay Sandy Lock TV. Grabe naman, tropa. Salamat na, salamat at pinuntahan mo dito. Marami na naman matututunan yung mga subscriber ni Sandy. Ayos na, okay na. Okay, next topic, bye! Ayun, so ito naman yung ginagawa natin pagka kasalubong tayo ng mga ibon galing Carrera. Pag galing Carrera, so pagbaba nila dito, hindi muna natin pinapainom. After siguro mga, aksang nga sa'yo, mga after mga 5 minutes, sa ako lang yan, pinapainom ng tubig. Either sa akin kasi, ang pinapainom ko, honey lang ako, yun. Tapos, obserbahan ko agad kung ano ilagay nung ibon natin galing derby. So, ganun tropa, pag nag-abang lang tayo, tapos pinapatakan ko sila ng reload. Nagre-reload agad tayo. Reload agad. So, yun, tropa, ganun lang. Tapos, tingnan lang natin yung ano nila, yung lagay nila pagkatapos na nating bigyan ng mga ganong para sa katawan nila. Pang recovery ba? Kailangan makarecover agad tayo, mabilis ang recovery. Yun, ganun lang. So, simple lang mga tropa. Ano pang tanong mo, tropa? Yan. So, ito naman mga tropa, yung mga nagtatanong ng mga tropa kalapatids natin dyan. Mga technique sa motivation. Motivation ng mga ibon. So, pag nagmo-motivate naman tayo, tropa, ganito lang naman simple natin dyan. Ito nyo itong mga box perch natin. So, nilalagyan natin sila ng, ito. Yan. So, meron tayong nilalagay na paso dyan. Tapos, yung ibang, meron tayong ibang ibon na wala silang pares. Ang ginagawa natin, minomotivate nyo. Para, syempre, kailangan bigyan natin sila ng pang hatak para umuwi sila. Ginagawa natin, ito tropa, nakita nyo na naman yung sikreto ko dito. Wala nang tinatago dito, tropa. Ito mo naman, no? Nakita nyo yan, simple, nakita nyo na, dito na tayo sa conditioning natin. Dito ko hinalagay yung ibon. So, pinaparesa natin sila dyan, tapos nilalagyan natin sila ng paso, tropa. So, para chances na magka-itlog. So, siyempre, ikaw ba naman, may pamilya ka, kailangan mong umuwi. Uuwi ka rin. Uuwi ang mga barata bird natin. Parang tao lang din yan. O yan, ganyan tropa. Ganyan. Ilalagay natin yan dyan. Ilalagyan natin sila ng sarili nilang territorial. Territorial nila yan. Kailangan siga sila dyan. Pabugbugin mo. Para umuwi. Bago may karga. Ayos na! Hit na naman! Grabe naman! Wala na akong tinago dito kay Sandy Luke. Okay na tropa. Bye-bye! Yun, dito naman tayo sa breeding cage natin. Tropa, pasok na ba? Pasokin pa ng iba yan. Ayan, kita nyo naman. Ayan. So dito tropa, andito naman tayo sa breeding cage natin. Andito yung mga lahi ng mga ibon natin.
Ayan. So, suwalat lahat yan, tropa. Alam ng mga tropa kalapatids natin yan. So, dito, isa-isahin na natin. So, dito muna tayo sa kabilang side, tropa. Itong ibon natin dito, sa kabilang side na to. Ito yung producer na champion natin sa Norte. Last North. Ito yung ibon ni Punong Ministro of TV. Grabe naman, Punong Ministro. Ito yung ibon ng mentor niya. Kung naalala niya yung malungkot na istorya ni Punong Ministro nung ginigiba na yung kulungan niya, pumunta tayo doon, tropa, para kumuha ng ibon. Ngayon, ito yung napili natin. Ibon ng mentor niya yan. Yan. Ibon ng mentor niya yan. Nag-produce niya yan ng 9th place nung Santa Ana race natin sa Norte, mga tropa. Yan yung ibon na yan. Ngayon, yung nag-9th place natin ng Santa Ana, binalik natin yung ano niya, yung ito, si Bait. Yan, ito yung controversial na ibon natin. Boy, pakita mo. Gusto makita ng mga tropa natin. Bait line lang sa kalaob. Yan, yan si Bait. Ngayon, anak niya yan. Pinares natin para mag-produce ng anak. Yan yung natawag na inbreed, mga tropa ka naman. It's ngayon yung anak nila, yan yung paparesa natin ng magandang linyada. Tapos yung magiging anak doon, yun ang ilalaban natin. Inbreed na naman, nakakuha na naman ng tips yung mga tropa kalapatids natin. So yan yung champion line natin dito, tropa. Yan yung matindihan natin. Isa pang champion! Grabe naman! Ayog ha! Top 41 sa EBL-ONR nandito na sa ating loob. Ibon yan, ni Idol Jesse Yu. Dito nyo naman mga tropa. May anak na yata yan. May anak na naman, swerte na naman ng mga baratang tropa natin. Ito yung aparis niya, nag-top 5 at saka top 10 sa EBL-ONR lang naman, tropa, yung lahi nito. Kumbaga, yung kapatid nito yung lumipa doon. So, nandito rin sa ating top yan. Ang baseline yan, Bastra. Bastra 9. Yan. So, ito naman, tropa, kalapagids. Ito naman yung ibon ni Reggie Cruz. Yung apo ni, Major Payne. Apo yan, ha? Sinasabi ko na, apo. Ayan, apo ni Major Payne. Yan, tropa, yung blue bar na yan. Kita nyo, third eye yung mata niyan. Tropa. Grabe, ilapit natin. Makita na mga tropa natin siya eh. Kasi pang malakasan natin yung ibon ni Reggie, yung Major Payne yan. Boom. Grabe yan. Ayun o. Major Payne. Major Payne lang naman, boy. Kita nyo na, okay. Ayun, ano? Grabe, boy, oh. Opo. Kanya kayo pipingin ng ibon. Tapos yung mga body structure nito, buto nito, ang titigas, boy. Grabe, pakpak yan, pangduluan, no? Pet, este, pakpak ka lang! Ayan, pangduluan yan, boy, grabe naman. Ipapakita ko na rin sa inyo si Biwan. Yung unang-una nating ibon dito sa loob. May itlog na naman siya, grabe naman. Grabe naman talaga to si Biwan. Ito, dalawang beses lang ito tumawid ng dagat, mga tropa, grabe naman. Pinarit natin sa Major Payne. Dalawang beses lang tumawid dito ng Mindoro. Simple-simple lang naman yung Mindoro. Tawid ng dagat. Dalawang beses pinawiran. Ito. Ito yung kauna-unahan nating ibon dito sa ating loob. Ang kapatid dito, si Vito, sumakay bilang buhay na. Sabalikan natin ito. Baka kita nyo naman, boy. Ito naman din yung pinoproduce nito. Grabe naman. Ito, Major Payne. Grabe, tinan nyo yung pakpak. Ayan na, boy. Grabe. Ito yung anak. Ibiwan at saka ni Major Payne. Kita nyo, boy. Nakakagad lang yung ibon. Yan ang ibon! Sabi nga na, ekpang, ha? O yan mga tropa kalapatid, so dito naman tayo. Maraming nagpapareserve ng ibon dito. Nang lahi nito, maraming nagpapareserve. Ayan. Cartus Beckard tropa. Cartus Beckard, lahi nung mga ibon ni Bombay. Ayan. Ayan. Cartus Beckard. So ang lalabas na produce niyan, Violet Line. Yan yung tinatawag niyang Violet Line dito. So kung magpapasigsig kayo tropa, available, may itlog na naman to. So, pasisig na ba? Pasisig na pa ng iba yan. Ayan. So, ito naman. Ito tayo, tropa. Ito naman yung ano natin, takloban na pagka umaga tapon yung tubig na, tropa, ha? Ayan. Ito naman yung takloban finisher natin. Yung asawa ng ating galing Belgium, imported line. Ito yung Joston. Ayan, pakita mo, boy. Ayan, o. Oh. Yung hen. Ayan, Joston. Galing Belgium. Titan mo mga anak, boy. Grabe tsura, di ba?
Mga demonyo mga itsura niya, boy. Grabe yan, nagduluhan niyan, boy. Ito pa yung anak niyan. Ito na kasi nag-produce na tayo ng mga Justin dito. Tita mo yung anak ko. Breeder ko na rin yan. Tira mo yung itsura. Diba? Belgium na Belgium mga itsura, boy. O, ito. Ito, boy. Mga X-Pack na line to. Ayun, ha. X-Impact. Ayan. Ayun, ha. Ito mo yung nilalabas, boy. Brown. Ayun, ha. Brown, boy. Tsaka checkered. Impacta lang. At tsaka Alphonse yung nilalabas. Tapakamot lang mga ibot. X. X-Machina lang naman yan, boy. Grabe naman. Eto, dito tayo sa puti. Ayan. Eto, oh, ipute. Bambundering line ni Tatay Jerry C. Grabe naman. Tatay Jerry C. Tinihada natin Tatay Jerry C. Ay, Jerry. Eto naman yung mga lahit. Ayan. Ayan yung tropa mo. Napakagandang ibo, no? Diba? Ayan, si Johnson Relax. Lahing ng Johnson Relax natin. Ayan yung mga ibo natin. Pang-oil lang natin yung iba dyan. Yung si Johnson Relax. Gagawin na natin breeder dahil maraming ano, maraming ito talaga ng Johnson Relax. Abangan nyo, magpaparami tayo dyan. Ito, ito pa tayo dito, mga Tomiso. Ayan, ayan ito boy, pakita mo boy, lapit mo. Ito na makita ng mga tropa natin yan. Ayan, Tomiso, ayan. Tomiso X, ang asawa nito, Justin, Justin din yung asawa nito, tropa. Justin din yung asawa niya. Ayan, at ito, ito yung pinara natin sa auction yung yan yung kay Kirby Chua. Ito Embrick naman. Embrick yan. Embrick ni X Machina yan tropa. Pakita natin yung ano na ito. Ito makita na mga tropa natin to eh. Ang pinan nyo ito tropa. Ipon no. Hindi ko pa masyadong inaano nag i-strong back na yan tropa. Red bar. O yan nagkukondisyon tayo ngayon. Step, itigil na yung ano natin, breeding natin. So, tira nyo, maglulugo na yan. Ayan. So, pagka okay na ulit siya, pwede natin i-breed ulit yan, tropa. Ayan. Sa paisa. May itlog na, boss. Itlog? Wala na yan. Tatanggalin mo na yan, boy. Tatanggalin na natin yung mga itlog na ngayon. Dahil ipaparit, pagpaparisig ko na yung dalawang pula. Para puro pula na yung pakakwer ng mga tropa natin. Ito naman yung grabe naman ito, boy. Galing Belgium to, boy. Galing Belgium lang naman ito, boy. Ayan, lulugo na naman siya. Sinukondisyon natin kasi yan, boy. Ayan. Bakit ito yung tura mo? Demonyo. Justin! Justin, pure Justin to. Imported line. Ayan. Kay Sir John Carunto. Charot! Grabe, kakto. Babalik ko na kasi yung asawa niya. Yun yung asawa niya. Ibabalik ko na silang dalawa. Bit. Bit ulit sila. Tapos ito. Ito matindi, boy. Johnson Relax ni X-Machina. Ipakita mo, boy. Naku po, gusto makita ng focus yung mga tropa natin dyan. Ayan yung Johnson Relax natin. Tapos yung asawa niya, matindihan. Ginawang palengke ang Tacloban Leyte. Yung lahi, cookies line. Grabe, boy. Cookies line yan. Inex natin, pinaris natin sa Johnson Relax ni X-Machina, mga tropa. Ito yung mga Justo natin dito. Yung mga Justo dito. Ito yung mga signature line ko naman dito. Yung mga Justo natin dito. Talagang matindihan. Pasalamat na lang at natigil yung karera. Kundi mahina ang limang Justin yung kaklak sa atin sa Leyte sana mga tropa. Kaso, yan nga natigil. Ginawa na natin yung leader. Diba? Yan. So yan. Ito naman si Puti. Ito yung password natin. Napakabait na ibon. Napakabilis na ibon nito. Yan, naka-PHA gumpay niya natin. O, yung last SDR natin. Hindi na natin siya nilipad kasi may natin siyang bata. Pero, mabilis na even to. Netherland yung lahi nito, tropa. Netherland. Ito yung anak niya. Tita niya, mga demonyo line. Ayan o. Tita niya yung. Ayan yung mga anak niya. Lalaki na rin. Naka-PHA combine din yan. Hindi pa din yan sa South, tropa. Ayan. So, yun nga. Magpapatuka na si Berta dito. Pakita ko muna yung isa natin dito dito natin. Yung ating babaero line. Ito yung babaero line natin. Babaero line. Ito yung babaero line natin, Bert. Ayun. Ando sa taas yung babae airline natin, yung checker niyan, boy. Checker natin, babae airline. Babae airline natin. Ayan. Galing yan, kay. Yun. Ay, hindi yan. Hindi ka. Daba, daba. Ayan, yan. Sa taas. Galing yan kay Sir Nelson Chua. Yung mga ibon kasi natin dito, boy. Rektahan doon sa mga sikat na pancher din natin. Mga talagang medyo budgeted talaga yung mga ibon nila. Kaya, kumukuha tayo dun sa rekta mga tropa. So ayos na. Okay na mga tropa mga lapatids ano? Yun nga na mga tips natin sa mga kalapati dito. Tapos yung mga linyada ng mga kalapati ko dito sa JKT TV. At so sandok pa natin si
Boy, paso! Benta, ay sumainin! Yan, grabe! Siyempre. Yan yung matindihan Berta natin. Benta lang alam! Benta lang sa alam! Berta ang ating loft manager natin dito, trompa. So lahat ng mga pinagagawa ko dito is si Berta ang nakakaalam na. So yun yung mga technique natin dito, mga trompa ka naman din. So sana, marami yun naman kayong natutunan dito kay Sandy Loft TV. Subscribe nyo na yan, mga trompa ka naman din. Okay ha? Yung mga tips, yung mga simpleng tips, mga basic tips na tinitip namin sa inyo, mga kagaya namin yung mga vlogger si Sandy Love. So maraming salamat sa mga tropang vlogger natin na nagbibigay ng tips sa mga newbie pansir dyan. Sana may marami kayong matutunan at ma-inspire pa kayo, at sana magkaroon na tayo ng race top. Napakahirap nang walang race, ang dami nating ibon, grabe. Tapos ang mahal ng patukan, yung iba nag-iiya ka na. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sigurado, pagdating ng August, karera na ng Norte. Kaya mag-ready na kayo, mga tropa kalapatid. Sigurado yan! Merde yan! Shoutout sa bay! Open nyo na yung race namin. Kawawa na kami mga nakakalapate. Ayan, ang dami namin mga kalapate. Para naman, ma-inspire at maano ulit yung mga tropa natin na magkalapate ulit. So, salamat sa panonood, mga tropa kalapatid. Kay Sandy Love TV, maraming salamat. Subscribe nyo si Sandy Love TV, maraming tips. Tapos, subscribe nyo na rin kami si JK Delove, Bertalong. Ayos na, mga tropa kalapatids! Lagi ko sinasabi sa inyo, mga tropa! Ingat! Bye-bye! Bye-bye!